Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang nutrisyon ay number one! 21st and 22nd kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 39 Catholic Mass Media Award Special Citation and 41st Catholic Mass Media Best Public Service Radio Program. Gantingan Awardee for Best Development Oriented AM Program. Best AM Program Host. Most Development Oriented Radio Public Service Program. Best Development Oriented Public Service Announcement. Best Development-Oriented Talk Show and Best Development-Oriented Talk Show Host. Welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon, Year 10. Sabayan din maririnig sa iba't ibang sulok ng bansa. DZXL 558 Manila, DYHB RMN Bacolod, DYHB RMN Cebu, DXDR RMN Dipolog, DXMB RMN Malaybalay, DXMY RMN Cotabato, DXDC RMN Davao. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Executive Director ng National Nutrition Council, Dr. Ape De Anghirang at Rod Marcelino. Noong ika-17 ng Marso, ipinag-utos po ang enhanced community quarantine sa buong Luzon upang labanan ang pagkalat po ng coronavirus disease o na COVID-19. Sumunod na rin po ang ilang lokal na pamahalaan sa pagdeklara sa kanilang lugar sa Visayas at Mindanao. Alamin natin kung paano maging healthy pa rin sa panahon ng quarantine. Magandang tanghali, mga kanutrisyon, at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon. Ako po si Rod Marcelino. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang... Mamimigay pa rin kami muli ng 200 pesos na cellphone load sa 12 magwawagi sa text question contest upang makasali. Sagutin lang ang tanong na paano mapapanatili po ang kalusugan habang nasa quarantine. Magbigay po ng 2 paraan. At oras na marinig ninyo ang sagot, abay i-text lang po ito sa amin sa format the full name, space, edad, space, eksaktong address ng kasalukuyang tirahan, ilagay pong street, barangay, bayan, ulungsod at lalawigan at syempre ang inyong sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan sa radyo po ba sa pamamagitan pa ng radio app ng inyong cellphone, sa Facebook Live o sa YouTube Live. Ilagay rin po ang RMN station kung sa radyo po kayo'y nakikinig ngayon. Abangan ang 12 mapipiling na kasagot ng tama pagkatapos mo ng aming programa at aming pong itong ipopost ang mga pangalan sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. At upang tulungan tayo sa ating paksa ngayong hapon, ipinakilala ko po sa inyo ang ating guest resource person na si Dr. Anthony Leachon, consultant ng internal medicine and cardiology sa Manila Doctors Hospital at isang leading health advocate sa bansa. Magandang tanghali po, Dr. Leachon, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po at sa milyong-milyong nakikinig sa inyong programa. Mabuhay po kayo. At mabuhay din po kayo, Dr. Leachon. Opo, diretso na po tayo sa ating talakayan. Doc, nasa ilalim pa din tayo ng utos ng ating Pangulo na Enhanced Community Quarantine mula patong March 17. Ano po yung mga dapat pa nating gawin sa panahong ito na pataas po yung kaso ng sakit na COVID-19? Paalalahanan po natin muli ang ating mga kababayan. Alam niyo po, meron pong template po yan para maintindihan niyo po. Ano po yung template? Yan po ay dahil hindi tayo nakakita ng ganitong epidemic. Binasa ko po yung mga previous epidemics po and what lessons na natutunan natin from said epidemic. So, ang very recently, isang linggo pa lang, ang pinaka-dangerous na naging epidemic natin, yung Ebola outbreak. Kasi Ebola outbreak sa Africa, sa bawat mahawa, isa ang mamamatay, 50%. Sa atin, sa 100 patients, lumalabas na ang mamamatay ay 3. Pero sa ngayon, lumalabas parang 8% ang fatality rate. So, ng current case natin ay 500, 133 na matay. So, medyo mataas tayo ng mga 8%. Right. So, therefore, kung big picture thinking muna tayo, then we will zero in kung anong gagawin natin
kasi naka-enhance community quarantine tayo. Ayon doon sa pag-aaral na yun, para maintindihan nila, kailangan kung saan ang guarding yung infection, kailangan isara mo yung borders mo. So, ibig sabihin, nagsara naman tayo sa mainland China, nahuli lang ho tayo. Mm-hmm. Dapat, nung nag-lockdown ang China noon, January 23, nag-lockdown na dapat tayo para hindi makapasok yung mga Chinese. No, hindi naman natin sila minemenos, kapapasok sila. Pero yun ho ang naging decision globally na isasara mo yung borders mo para hindi makakawat sa bansa mo. Nahuli ho tayo doon ng mga dalawang linggo, February 2, tayo na mag-declare. So, susunod, dapat marami tayong in-order na test kits para ma-isolate natin po yung persons under investigation, right? Mm-hmm. From the persons na critical. Kasi at dapat mabilis lang, hindi 5 araw, hindi 7 araw. Iba mga kaso natin na persons under investigation, namatay na without seeing the results. Yung iba naman, may pneumonia na alam natin PUI na hindi magawa yung test kits kasi kulang. 2,000 lang ang prepare natin. Tapos ngayon, nagkakanda kumahog tayo mag-order ng test kits. Pero andyan na yung problema. So, malaking problema kasi hindi natin ma-isolate yung mga pasyente at pagdating na ng hospital, halos malubha na. Pero kung na-diagnose natin na sila ay positive sa COVID, so yung mild lang, pwede mong pauwi sa bahay at mag-lockdown ka na lang doon para hindi ka makasagabal sa dami ng mga pasyente doon sa emergency room. At yung critical, yun ang a-admitin. So yun ang una noon. Eh dahil nagkulang tayo sa test kits, hindi natin nagawa yun. Ang pangatlo, hindi tayo masyado nakapag-prepara para sa pag-protect ng healthcare workers. Kulang tayo ng PPE, yung personal protective equipment, yung parang bihis astronaut ka, yung N95, yung isang mask na medyo makapal, surgical mask, gloves. So sa ngayon, yun ang isang problema, babalikan ko siya mamaya. Pang-apat, kailangan natin i-activate yung National Disaster Risk Reduction Management. At dapat meron tayong command center, action plan, central command, COVID central command center na dapat i-activate na natin para tumulong sa interagency task force na habang sila yung ginagawang trabaho nila, sila yung busy na, meron sa Malacanang na na-computer tapos all these telephone lines na nag-receive ng mga hinaing ng mga tao para kagad madadala to. For example, tumawag ang heart center, kulang kami ng respirator, kulang kami ng PPE, mask, ganyan. Tawag kunyari lang center, tawag ang Medical City, tawag ang PGH, Manila Doctors, nadi-deliver mo kaagad yung problema. O dito may nagugutom na tao, okay, tawagan si, sampang lugar yan, dito, tawagan si Yorme, okay, San City yan, kulang yon. So, ang ibig sabihin, nakikita ng taong bayan na yung gobyerno, aktibo, sa kanilang pagtulo. Kasi, the moment na wala kang communication ng how it is doing, ang mga tao nasa sa social media lang, sa Viber, at nag-speculate. Sabihin, patay na yung mga tao. Patay na ba yung doktor na to? Hindi pa pala patay. Patay na ganito. So, chismis eh. So, pumupunta ka sa rumor mill. Samantalang kung meron kang central, action center na merong communication arm, nasasabi mo, ay buhay pa pala to. Nasasabi mo rin kung ilan ang mga doktor na nakakonfine na kailangan ng tulong. Kasi dapat yan with transparency eh. Mm-hmm. Na malaman mo how many doctors right now are confined so that you'll be able to provide resources to these individuals who are actually helping out the patients right now. Kasi kung magkakasakit sila, maka-quarantine sila, mamamatay sila, mauubos ang mga doktor. They are sitting ducks right now. Mm-hmm. At ang panglima, according to the template, kailangan may economic recovery plan tayo. Kaya nag-emergency power ang Pangulo. Yung gagawin natin yung decision is actually to save the future. Kasi, pero magsisimula siya by actually solving a crisis ng COVID. Wala tayong pag-uusapang future kung hindi natin masosolve itong crisis na to. So therefore, ang focus natin, ayon sa 5 binanggit ko, would be to provide the healthcare workers with a lot of protective gear. Number 2,
dapat marami tayong testing kits para sa, ma-isolate natin sila. Tapos ang number three, pabaliktad, dapat masigurado natin yung social distancing andon pa rin. Para sa ganun, hindi tayo magkakalat ng mikrobyo. But it will need also testing kit para sa ganun, ma-isolate mo yung delikado sila. So, malinaw po ba yun ang explanation ko? Opo, opo, Doc. Okay. So, paano po ba natin palalakasin ang ating immune system bilang pananggapo sa COVID-19? Okay. Ang unang-una niyong gagawin, dahil kayo po ay isang responsableng Pilipino. Ito ho ah, ito lang contribution nyo. Bilang doktor, our role is to save you. Huwag na ho kayo makaragdag sa problema. Pag sinabi nating sa bahay, bahay lang kayo. Kasi ang mode of transmission nito ay sa ere, may nagsasabi. Or sa droplets. Or sa mga hinahawakang bagay. Eh, paano kunyari? Labas ka ng labas, nahawa ka. Di makakadagdag ka dun sa makakahawa sa iba. Kaya sundin natin ang government. Nagsakripisyo na rin lang tayo ng matagal. Sundin natin to. Number two, maging malinis. Maligo. Igugas ng kamay. Mag-alcohol. Gawin natin yan. So, sa mga naninigaryo, tinigilan nyo na muna. Ihina ang resistensya nyo. Kasi oras na mag-smoker's cough kayo, uubuhin kayo, at na-expose kayo sa coronavirus, tapos kayo. Number two, kumain ng tama. Huwag kayo masyado magpapataba. Pag tumabaho kayo ngayon, tataas ang cholesterol nyo, sugar at hypertension nyo. Ay, saan kayo magpapatingin? Saan kayo magpapatingin? E di, mag-text lang at Viber ho kayo. Eh, paano kayo bibili ng gamot? Do, pwede. Eh, wala nga ng supply kasi wala makapag supply sa Mercury, sa Watson at sa mga sa generic company. Ngayon, dami na siya shortage. Diba? Ang pangatlo, huwag kayong bibigat. Oras ang bumigat po kayo, magkakasakit kayo. Mag-e-exercise kayo, huwag puro ho kayo po higa ng higa. Huwag di kayo nag-exercise, mawalan kayo ng energy. Ang exercise energizes your body. Huwag kayong inom ng alcohol, hindi porque nakabakasin kayo, inom kayo ng alcohol. Hihina ang resistance nyo. Yan ang isa sa pag-aaral na nakita sa abroad na ang inom ng inom, it weakens your immunity. Number six, kayo papa-stress. Kung kayo nagbabasa ng mga Bible, social media, huwag niyo masyadong damdamin. Mag-relax kayo, mag-prayers kayo, maglakad kayo sa loob ng bahay, magpasa kayo ng positive book. Huwag wala tayong ranting ngayon. Mga DDS, mga healthy, wala muna ho yan. Isa, yung mga medications nyo, huwag nyo ititigil hanggat yung sinasabi ng doktor. Pag natigil yan, tapos ho tayo. May mga numbers naman ho ang mga doktor nyo, text nyo or email or i-Viber nyo at messenger, mahanap nyo yung mga doktor nyo. Isa dyan, dahil wala tayong regular check-up. Isa sa nagpapahina na napansin ko, ang dami na hindi nakakatulog dahil sa panic eh. Oo, daming nag-aalala, di ba? Konting ubo lang sa text na kagad kasi magupit eh. So contact your doctors. Pero ang isa nakikita ko, ba't hindi nakakatulog? Napupuyat sa kapapanood ng Netflix. Eh, paano ho kayo makakatulog nun kung paano ipanood nyo ng TV? Eh, dip, habang nanonood kayo, kakain na naman kayo, itataba na naman kayo. Ang gawin nyo, isa lang, at tumulog na kayo na maaga para malaki ang resistance nyo. Yun ang gagawin nyo. Kailangan nyo ng tulog ngayon. Kasi pag umina ang resistensya mo, patay ka. At ang panghuli, sa sampukong tip, maging masaya amid sa this particular challenge na hinaharap natin bilang bansa. Kailangan maging masaya tayo. At since nasa bahay tayo, alam nyo, there's one thing that this particular crisis has taught us is this following. Yung family natin, nakasama natin. Number one. Number two, dahil tayo masyadong busy, hindi natin sila nakikita. Number three, naging moral values natin na maging resilience, persevering, prayerful, respect for people, humility, and unity. Nakita natin sa ngayon. At ang panghuli, tinuruan nila tayo maging malinis. Ang dumi natin sa country, dura tayo dun, tapon tayo dun.
natapon siya. Kaya tayo binabaha eh. Dumin natin. Eh, siyempre, pag madumi, nandun yung mga mikrobyo. In other countries, ang dilinis kaya ang gagaling nila eh. Diba? So, kung sana ang Pilipinas at saka ang mga parating buok natin ay parang operating room na malinis, wala magkaka-infection sa atin. Pinabayaan natin ang kalikasan na sa environment. Eh. And therefore, binalikan niya nila tayo sa paghihiganti. In-invade natin yung animal kingdom, kinain nila yung dapat hindi natin kinakain, kinain natin. Eh, may mikrobyo sila. Pinahirapan tayo. Kaya buong mundo ngayon, nagsasuffer. Mm-hmm. Isang reflection niya that even in the age of technology, in the era of smartphones and modern technology and advances in many other things, at the end of the day, ang pinaka-importante pala ay kalusugan. Pagka ikaw pala ay nadali, personally, patay ka. Pag buong bansa, nadali, patay din. Kasi kaya nga ang health is wealth eh. So, a nation's health is a nation's wealth. Kung apektado ang inyong kalusugan, may lockdown ka, paano kayo magninegosyo? Eh, lahat kayo nasa bahay. So, eventually, magkaka-economic downturn ka. So, ang una natin dapat solvin muna natin yung COVID. Kasi kung hindi natin ito masosolve, hindi tayo makakabalik sa normal phase natin, sa normal lives natin. Hindi tayo makakapagsimba, makakapanood ng sine, hindi tayo makakapag-drive, hindi tayo makakain sa restaurant na gusto natin, hindi tayo makakapag-aral, hindi tayo makakapag-trabaho. So, paano gagawin natin right now? Kailangan, sundin natin plano ng gobyerno and do our share by staying home and being healthy. Para hindi tayo pabigat sa mga healthcare workers natin na overburden na sila ngayon and underpaid. Ang pwede natin, baliba sinabi ko, yung mga vitamin C tayo na binasa ko sa Harvard Health. Yung mga vitamin C, vitamin B6, vitamin E, pagkain ng maraming prutas at gulay. Okay, masyadong kumain ng karne. Baka magbara yung cholesterol niyo, ma-heart attack pa kayo. Eh, wala kayong pupuntahan. So, bilhin nyo eh yung mga gulay, saka yung mga healthy, mga isda, kung mamabibili pa kayo. Tapos huwag kayo masyado magdilata kasi mamanasin kayo, maalat po yun. So, kung kumain naman ho kayo niyan dahil wala kayo ibang makakain, aba mag-exercise kayo. Kasi ang dami mataba na daw ngayon. So, dahil sila hindi nakaka-ehersisyo. Ganyan ho ang magiging sistema natin. Kailangan natin i-protect ang self natin dahil wala tayong pagtitingnan na doktor. Tama po ba? Mm-hmm. So, ngayon, tinan nyo, regardless ang economic status mo, kay mahirap ka, mayaman ka, middle class ka, pantay-pantay tayong lahat ngayon. Wala tayong medical care. Kasi lahat tayo nasa bahay eh. Correct, so, the only way na hindi tayo hospital, alagaan natin ang body natin. So ngayon, wag ko kayong magkakasakit. Bawal. Bawal magkasakit ngayon. Walang titingin sa inyo. At pumunta ka man sa ospital, baka mapahalo ka doon sa mga pasyente may sakit. Eh di dadalhin mo pa sa bahay yun. Agilid ka. Nang hawa ka pa. Ang isang gusto kong sabihin sa inyo, pag galing kayo ng labas, doon pa lang sa labas, paltan nyo na yung sapatos nyo at damit nyo. Magilaan mo sakit magugas. Kung may banyo kayo at bathroom sa baba, mag-wash na kayo. Huwag doon yung dadalhin yung street clothes nyo sa loob ng bahay nyo kasi dangerous yun for karating yung mga doon sa inyong mga kasama sa bahay. Pangalawa, yung mga pinamalengke nyo, hugasan nyo mabuti. Baka madumi. Kakain nyo yun. Diba? Mm-hmm. Masama yun. Kaya may mga report ng diarrhea rin sa COVID eh. Okay. Opo. So, Doc, ano po ba ang mga inaasahan natin na hamon sa kalusugan habang nasa quarantine po? Ang hamon sa kalusugan natin ay tumaas ang blood pressure. Alam mo ba, 24/7 akong gising kasi nagre-reseta ako ng mga gamot. Ang usual complaint nila ay yung takot na pagkainobo niya COVID na, natatakotin. Pero meron din mga na-admit na ang ginagawa ko, papadala ko laboratory. Isa nga, in-x-ray ko, may pneumonia. So, pina-admit ko. So, isa yung mga kinakatakot na sakit. Ang pangalawang kinakatakot na sakit, yung mga alta presyon, ang dami. Mm. Saka mga flu-like manifestation. Marami rin may back pain kasi upo ng upo. So, ito yung mga common. May nahihilo din.
Madami. All sorts of things na nakikita natin eh. Mm-mm. Pero ang tingin ko doon, eh wala sila talagang lifestyle checklist. Ibig sabihin, ngayon lang sila ang sinasa bahay, hindi nila alam paano magiging useful ang buhay nila. Mm-hmm. Ngayon, ang gawin nyo, you enter the Harvard Health, saka yung magagandang website, andun ho yun, how to boost your immunity. Mm-hmm. O, dun ho kayo sa mga website na kapitag-pitagan pumasok. Para sa ganun, matutuho kayo, yung mga WHO, yung Center for Disease Control ng Amerika. Huwag kayong magbasa ng mga fake news. Ako, meron ho akong Facebook, may Twitter din ho ako. Naglalabas ho ako ng mga informasyon. Pwede nyo po akong sundan sa Facebook ko. Para sa ganun, na iba nagtatanong doon, sinasagot ko din naman pag may panahon ho ako. Mm-hmm. So, do ako very busy kasi marami po akong interview. Marami akong sinusulat, marami akong binabasa. Kasi marami rin ho akong Viber chat ngayon sa mga taong merong link sa mga decision makers ng country. Okay. Uh-huh. Okay. Doc, dahil limitado po yung paglabas ngayon, marami ang work from home. So paano po natin matitiyak ang healthy lifestyle kasama na rito ang ejercicio? Well, ang unang-una kasi, dapat dinisign nila yung buhay nila na merong infrastruktura. Ako, nag-set up ako ng maliit na gym dito. Doon ako nag-invest. Kasi usually, ang investment kasi ng tao sa damit, sa kotse, sa marangyang pagbabiyahe. Mm-hmm. Ginawa ko niyan dahil ang puhunan ko kasi sa buhay ay katawan ko. Para akong barbero, pag di ako nakapasok, wala akong kita. Ganun ng clinician. Mm-hmm. Tama po ba? Oo. Oh. Or carpintero, pag hindi ka masama ang katawan mo, di pa paano kang mag-report, lalo ng mga wage earners. Ginawa ko, nag-set up ako ng maliit na gym doon. Meron akong treadmill. Through the years naman yun, hulog-hulugan. Meron akong dumbbells, meron ganito, meron ganyan. Tapos, nanonood ako ng YouTube ng mga exercise. Tapos, nakakapag-exercise ka ng mga Zumba, nandun lang naman yun sa internet. Oo, hindi nyo na kailangan magtatakbo dyan sa gym o dyan sa paligid, baka kayo ma-COVID. Bahay na lang. Oo, mag-yoga din ho kayo, nandun din ho yun. Tama po ba? Oo. So pagkatapos nyo mag-Netflix, ang hinihingi lang naman sa inyo ng Diyos, 30 minutes lang na exercise. Masama pa ba yun, 30 minutes? Hindi na yata, masama yun. Hindi tama po ba? Oo. Oo, so you can actually do your exercise at home. Mm-hmm. O, kung hindi kayo muna mag-exercise, meron naman yung guide sa internet yan. Nakalagay home exercises. Yun, gayahin nyo. Opo. Alright. Doc, kung nagkaroon po ng sintomas pala, tulad ng ano po, ng ubo at sipon, ano yung dapat gawin po, Doc? Kung high risk ka, 60 years old ka, may diabetes, hypertension ka, at may ubo ka, sulugod ka sa hospital. Kasi baka ikaw isuspecha. Kasi alam mo, risk of dying doon sa mga edad na yon. Mm-hmm. Tama po ba? Kung bata ka, bihira yung results na nakikita na natitigok ng mga bata. Kasi mm-hmm. malakas ang resistance. Kaya kung mga inuubo yung mga bata, 30, 40s, okay, kabahan. Gawin nyo mag-warm saline gurgle kayo at mag-vitamins at saka mag-juice lang at magpahinga. Oo, para hindi kayo maging, ano, ang delikado talaga. Huwag na lumabas yung mga senior citizen pataas kasi meron silang pre-existing heart disease, may diabetes and all. So, yun. Yun naman ngayon, pag inibo ng grabe at may plema, hindi kayo pwedeng hindi. Balik ka sa ospital kasi mabilis lang yan. Matter of 5 days, pag hindi mo pinansin, patay ka kaagad yan. So, ganun lang ho ako kasimple mag-isip. Yung mga bata, chill lang ho kayo, kahinga ka. At saka kahit pumunta ka doon, wala naman test kits. Ay di, na-expose ka pa doon sa mga tao doon sa ospital. Hmm. Diba? Alright, Doc, please stay online. Dahil stay at home ang karamihan, abay pag-planuhang mabuti ang kakainin. Gumawa ng weekly cycle menu para matiyak na iba't ibang uri po ng pagkain ang kakainin. Gawin itong basihan para sa market list sa pagpunta po sa pamilihan. Tiyakin ang bawat meal ay alinsunod po sa pinggang Pinoy. Huwag kakalimutan ang prutas at gulay. Tandaan gawing makulay ang pinggan
para makakuha po ng iba't ibang sustansya. Ang mga delatang ulam tulad po ng sardinas ay maaring gawing mas masustansya sa pagdagdag ng itlog at gulay tulad ng malunggay o iba pang berdeng madahong gulay. Gawing NutriHabit ang pagplano po ng pagkain ng pamilya sa panahon ng quarantine o sa normal na panahon. Manatili lamang pong nakatutok sa aming programa para sa mas malalim pang talakayan tungkol sa pagiging healthy pa rin kahit may quarantine. Magbabalik pa po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 10. Radyo Mo sa Nutrisyon! Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay. Gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka maawa. Kung uubo at babahing bibig at ilong, iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Radyo Mo sa Nutrisyon! Welcome back po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 10. Pinag-uusapan pa rin natin ang pagiging healthy kahit po may quarantine. Sa tulong ni Dr. Anthony Leachon, Consultant Internal Medicine and Cardiology sa Manila Doctors Hospital at isang leading health advocate. Okay, Doc, palaging sinasabihan tayo na magsuot po ng face mask. Sino ba dapat ang nagsusuot po ng face mask? At ano po yung nababagay na uri ng face mask para sa iba't ibang pangangailangan po, Doc? Ang ordinary lang yung face surgical mask lang. At ang mag-face mask lang yung may ubo. Dalawang rason to protect you dahil may ubo ka na nga from the environment. Number two, paggalang din sa ibang tao na uubo ka, baka mahawakan sila. So ang dapat mag-face mask lang, yung meron ng ubo at sikot. Pwede ka mag-face mask din kung ikaw ay mag-i-expose to a larger audience or group, example. Wala naman simba, palengke, grocery, o dikit-dikit kayo dun eh. So pwede ka mag-face mask kung gusto mo. Pero huwag niyo aksayin yung face mask kung hindi kailangan. Kaya nga, ang pakiusap ng Department of Health, isa lang kayong mag-grocery, huwag yung madami kasi masasayang yung face mask eh. Tapos may alcohol ho kayo. Oo, okay. Pero Doc, yung face mask na washable, no, yung nakikita natin sa mga tabi-tabi na pupwedeng labhan uli, ito ho ba, Doc, ay pwede ding gamitin? Safe din ho bang gamitin to? Oo naman. Kasi wala kang protection. Sa Amerika nga, nire-recommendan nila bandana na lang. Kasi ubus na eh. Tapos sasabunin lang nyo ng maayos. Ang ginagawa ng iba, meron siya ng tissue paper, tapos pag nagbandana, na yung tissue paper na nasa harapan para hindi naman masyado masakit. Di double protection kayo. Tama po ba? Tama po, Doc. Ngayon, Doc, ang dami pong nag-hoard nito, pero paano po yung tamang paggamit ng alcohol naman? Kung naghugas na po ng kamay, eh, kailangan pa bang gumamit ng alcohol, Doc? Kung nasa bahay tayo, huwag tayo masyado mag-alcohol, mag-wash lang kayo ng kamay sa sabon. Para hindi kayo nag-a-alcohol, paglalabas lang kayo, doon kayo mag-a-alcohol sa bawat bagay na hawakan. Magtipido kayo kasi pag naubos ang supply nyo, hindi mo alam kung hanggang kailan ito. Opo, tama po yun, Doc. Opo, anyway, nabanggit nyo yung mga senior citizen rito ang delikado, Doc, no?
na matamaan ng COVID-19. So ano po yung payo ninyo, Doc, para mapangalagaan po nila yung kanilang sarili? Ang delikado din na ang mga bata na mayroong hypertension. Kasi alam mo naman ngayon, dahil mga bata naninigarilyo at umiinom at maraming mataba, nasasakit din sila earlier. Kaya patulad daw yung taga-heart center na doktor, yun daw eh mayroong hypertension eh. Isang medical oncologist may hypertension. So, ibig sabihin, kahit bata, below 60 sila, they can still be a problem. Kaka-problema ka pa rin. Kasi kung ang yung edad 60, pinix nila yon kasi yun yung edad na mahina ng resistance eh. Kasi di ba ang two dangerous area groups in life are those who are very young, kaya nga nagpapabakuna yung mga bata. At saka the very old, kasi by the time, ubos na yung immunity nila, kaya nagpapa-flu vaccine and pneumonia vaccine. So in between, yung mga 30s, 40s, eh medyo safe daw. Pero sa tagal ko naging doktor ngayon, pati yung mga younger generation, meron na rin hypertension, diabetes, dahil pinabayaan nila yung sarili nila sa kakakain ng mga junk food. Mm-mm. So, kayo din, hindi porke kayo bata, eh, invincible kayo. Be careful. What I'm saying is the general population na may edad are mas dangerous. But it doesn't mean that the younger group with pre-existing condition will not be dangerous then as well. Oho. Pero ano po yung payo po ninyo naman sa ating mga senior, Doc? Okay. Ang senior citizen, pareho lang ho doon sa general template ko. Pero kung may pagkakataon kayo, di binanggit ko na yung top 1, yung top 10, yung sigarilyo, kain ng maayos, mag-exercise, huwag mong pataba, huwag inom ng alak sa bahay, huwag magagalitin, inumin yung mga reseta ng doktor, huwag baguhin, matulog, maging masaya, yan. Maliban doon, nagbakuna kami sa sarili namin, meron kayong bakuna sa flu and pneumonia. Para kung dumapo man yung flu na iba kaysa flu sa corona, eh mas malakas kami. Kasi hindi naman ibig sabihin, kasi wala pang bakuna kasi for coronavirus eh. Mm-hmm. Eh pero may bakuna ka for influenza. Eh kunyari, dumali si corona, sabay kayo ng influenza, eh di double dead ka. Wala kang bakuna eh. Hindi ka nagpabakuna sa flu. Hindi ka nagpabakuna sa pneumonia. Eh dumating siya, si corona. Weak ang immunity mo. Nagkadalawa pa yung sakit mo. O, ang rason doon, para pag dumapo man yung flu at saka pneumonia, eh hindi pa makagulo sa iyong sakit, di ba? Prevention. Alright. Mga kasama, bago ho tayo magpaalam, may recap muna tayo ang ating talakayan patungkol sa pagiging healthy pa rin kahit naka-quarantine. Upang mapaigting ang resistensya habang nasa quarantine, kumain ng balanse, mag-ehersisyo at matulog din po ng di bababa sa 8 oras. Maaaring magkaroon ng sintomas tulad ng ubo at sipon na walang kinalaman sa COVID-19. Tumawag muna sa hotline ng barangay o ng DOH bago tumuloy po sa ospital. Kung ikaw ay walang sakit, maaari namang di gumamit ng face mask. Ang paggamit po ng face mask ay inirerekomenda lamang sa mga taong nag-aalaga po ng may sakit. Healthcare workers na may nag-aalaga po sa mga pasyente at mga taong may sintomas po ng virus o iba pang respiratory infection. Gamitin din ito kung ikaw ay nasa high-risk areas tulad ng matataong lugar. Ang paghuhugas po ng kamay sa loob ng 20 segundo ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa impeksyon. Gumamit ng hand sanitizer na may di bababa na 60% alcohol o 70% isopropyl rubbing alcohol kung walang tubig at sabon. Para sa mga senior citizen naman na mas delikadong matamaan po ng COVID-19, sundin ang quarantine at huwag lalabas po ng bahay. Panatilihing malinis ang paligid at maghugas ng kamay. Iwasang lumapit po sa kaanak na galing sa labas, lalo na kung frontliner. At nakasama natin sa pagtalakay sa pagsang healthy pa rin kahit may quarantine si Dr. Anthony Leachon ng Manila Doctors Hospital, mga kasama. At maraming salamat po, Dr. Leachon, at ang inyo pong paalala sa ating pong mga tagapakinig. Huling paalala po para po sa ating mga kanutrisyon. O mga kababayan,
an ounce of prevention is better than a pound of cure. Number one, tandaan niyo na, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. At number three, stay at home. We are the doctors trying to help you. But you can help more by staying at home. Tama po ba yun? Mm-hmm. At pang-apat, pakita natin na tayo ay patriotic na kabayan na Pilipino by following the government. Marami rin silang pangkukulang, pero we have one government right now to trust right now. So hindi tayo dapat manisi kung hindi trust natin sila. At ang panglima, magdasal tayo. Wala tayong ibang lalapitan ngayon kundi ang Diyos. At harinawa, pakinggan tayo na malampasan natin itong problemang ito na tinatahak natin para mabalik ang buhay natin sa normal life. Thank you very much po. Maraming salamat din po uli, Dr. Anthony Leachon. At pipiliin naman namin ngayon ang 12 nakasagot po ng tama sa text question na paano mapanatili ang kalusugan habang nasa quarantine? Magbigay po ng 2 paraan. Abangan ang mga pangalan ng mga nanalo ng 200 pesos na cellphone load sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. Congratulations po sa ating mga winners. Yan po ang kabuuan ng ating mga talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10. Naway muli namin kayong nabusok po ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at sa tamang nutrisyon. Para sa iba pa ninyong katanungan tungkol po sa ating naging paksa, i-text lang po sa 0908-579-6898. Sasagutin pa rin po ito ni Dr. Leachon sa pamamagitan ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan po, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra po sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po mga kasama si Rod Marcelino sa ngalan ng National Nutrition Council. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.